Hello, ako si Reg ng Greyhounds ng Barangay Tibay at Medicina. And you're watching High Noon at Big D's on Pinoy Tuna. Yung 9th year, sobrang saya. We had more than 1,000 people. So we were like around 1.5. Tapos, 3 months namin siyang pinaghandaan. Proof yun ng ano, power of music. If you got good lineup, I think people will go. Highlight, I would say it was Urban Dub. Taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay tamad. Nagre-reminis ako kasi sabi nga nila, we've come a long way. When Tibay started, it was just me and Toots trying to push it as nadagdagan ng tao. Ayos eh, kumbaga lahat lang tinanim, nagbubunga, so it's always nice to look back and, you know, assess. Started in 2006. Back then, hindi pa kami napapatugtog sa mga bars like sa Gio. So, pag gusto namin tumugtog sa bars, kailangan namin magpa-line up sa mga ibang prods. And then there was this one night na may nilapitan akong tao. Sabi ko, nagtanong ako kung pwede magpa-line up. Ang sagot niya sa akin, pare, ba't di na magtaya na sarili mong prod? Kasi kaya mo yun. Puno na kami. So, medyo na-challenge ako dun. Parang, ganun. So, naghanap kami ng paraan and may mga kaibigan kami na bigla kaming binouch sa Sagiho. Binigyan kami ng weekday para makalipat silang weekend. Napatugtog kami. Ganun. Tinayo namin siya basically for one reason. Other than music, that ano, gusto lang namin magkaroon ng alibi, tumambay, magkakasama habang tumatanda. Ganun lang siya kababaw. Kasi pag tumatanda ka, tumadami yung responsibilities, nababawasan yung oras mo sa labas. So, at least there's this one day in a month, you could gather, you can talk about stuff, plans, and reminisce. Ganun, so, grupo siya ng mga walang grupo. Tinayo namin siya hanggang sa lumaki din siya. So, yeah. So, may Barangay Tibay na kami. And along the way, gusto ko gumawa ng brand ng t-shirt. So, may kanta kami, Medicine yung title ng Greyhounds. Biglang humirit si Toots na, pare, Tagalogin mo yung pangalan. Yung Medicina, sama ako dyan. So, then nag-iisip kami kung paano namin ipopromote yung brand. So, Toots came up with this really brilliant idea of Medicina making a Barangay Tibay shirt. So, naglabas kami ng Tiga Barangay Tibay po. It started with that design hanggang sa things fell into place. Kasi dati naniniwala, noon, there were like brands who would give us stuff because they actually believed na if suot namin yung merch nila, we could influence other people to buy. So, naisip namin ni Toots, ano kaya kung tayo gumawa tayo ng sarili natin brand, tapos tayo din yung mag-promote. Baka mag-work din siya. So, relying on our hunches, tas masipag naman kami. So, yun. Well, parang ito yung pizza. Gusto lang namin sa buong pizza may sarili kami slice. May slice na kami Greyhounds. Gusto namin dagdagan ng isa pang slice
na pwede magsama doon ng iba pang mga banda. So yun, Tibay. Kasi marami, magtutropa tayo, diba? So, maraming banda dyan na tropa natin na hindi naman metal. Pero tropa natin. So, gusto lang namin magkaroon ng isa pang avenue na the people who are there sa avenue na yun actually care for the musicians. Pwede namin ipaglaban kung ano yung mga banda. Ganun. Lately ko lang na-realize na ang Greyhounds, hindi talaga kami nakakapag-meet ng deadline. Been setting deadlines for 17 years, 18 years now. Hindi talaga namin siya na-meet. So, we actually had this concept of like releasing one song at a time. Para lang makagawa kami ng ibang things, negosyo, kung ano man. Isang kanta na nga lang din, hindi pa rin kami makabot sa deadline, pare. So, ang plano ng Greyhounds is habaan ng pasensya. Yun ang pinakauna. Kasi ang Greyhounds gumagana yan. Not just because of the love of music, but because we love each other more than anything. Fan ako ni TJ, fan ako ni Nino, fan ako ni Alves. So, the plan is just right. Kung makakaipon kami ng, nakapag-release na kami ng tatlo, so, kailangan namin makasulat ng 7 more to be able to compile everything into an album. So, we hope to finish the 7 songs within the year. And again, I say, hindi kami nakaka-meet ng deadline. So hindi ko alam kung kailan matatapos yung 7 songs. Yeah, tugtog lang. Yung tugtogan namin, yun talagang gusto namin gawin. So, tinatanong nila ako kung trip ko pa ba rin daw sumigaw. Well, unang-una, there's still a lot of things I get mad about. So, alam mo yan. Tingin ko yung pinaka magandang ginagawa namin is, yeah, we do explore, but we also stick to the rules. Tingin ko that's the way to go. So, hindi naman siya consciously pinagpaplanuhan. Pero nagiging ganun lang talaga yung tugtog namin dahil sa common denominator namin. Yes, DJ, hindi naman siya talaga ayaw niya mag-double pets kasi hip-hop drummer daw siya. Si Outs naman, metal na gitarista. So, kung ano yung kalalabasan nun, yun yung Greyhounds. So, ganun siya. Hindi naman consciously kailangan ganun. Pag bago kasi namin nilalabas yung isang kanta, kailangan trip namin apat. Kung may isa dyan na hindi niya trip yung isang section o isang kanta, eh tabla yan. Hindi rin diplomacy yan. Kasi imagine tutugtugan ng isang kanta, tapos dahil sa diplomasya, hindi pala trip nung isa, tapos tutugtugin niya rin. Pangit yun. So, kailangan, bago mag-decide yung mga tao kung trip nila o hindi, kami muna. Ganun lang kasimple yung Greyhounds. Well, gusto kong tumugtog sa Desert Fest sa Dubai. So, kung tumugtog sa Coachella. Marami pa, ang laki pa ng mundo, pare. Dami pa natin hindi napupuntahan. Grateful kami na makakatugtog kami ulit sa SummerSlam kasi it's been a while. Iba yung crowd doon, man. Kung gusto makita ng malupit na crowd, nasa Slam yun. So, marami pong plano. I'd like to go around the world and play music until I get older and get old pa. So, well, now that I have kids,
gusto ko yung masasabi ng mga tao sa mga anak ko, ayos yung airpot mo, Chong. Ginawa niya lahat in his power para ma-push ang isang bagay na pinaniwalaan niya. Kasi maraming may magandang plano dyan, pero konti lang yung may lakas ng loob, may kapal ng mukha na gawin yung ginagawa namin, na kahit wala kaming means financially, nakakapag-organize kami, nakakapag-come up kami ng event na malaki enough para bayaran niya yung sarili niyang cost. So, hindi naman lahat ng tao kaya gawin yun, kasi most of the people always think about profit. But, you know, T-Buy is not like that. Artist-based siya. It's all about the music. So, kung may barya-barya kami after, na pwede kaming kumain after the gig, that's really enough for us. So, yun. Sobrang gusto ko sabihin ng mga tao sa mga anak ko na alam ng airpot mo yung kapangyarihan ng music, at nagawa niya ng paraan. Thank you.